Ang premis ng pelikula ay nakabatay noong 2048. Maraming sasakyan ang nagmamaneho sa karagatan ng Atlantiko patungo sa operating bus ng NATO. Huminto ang isa sa mga sasakyan sa harap ng isang mansyon. Isang babae ang nagpapakita ng tatlong pamilya sa loob ng mansyon na ngayon ay kanilang bagong tahanan. Ang ama, si Rick Jansen, ang kanyang asawa, si Dear Abigail Jansen, at ang kanyang anak na si Lucas ay nagulat, malinaw na hindi sanay sa karangyaan ng lugar. Nakatayo ang tatlo sa harap ng kanilang private swimming pool. Nang tanungin ni Lucas si Rick kung saan siya pupunta, itinuro sa kanya ni Rick ang direksyon, patungo sa langit. Ang kamera ay lumalabas na nagpapakita ng mga katulad na bahay sa kapitbahayan, na nagmumungkahi na ang mga taong dumating sa iba pang mga kotse ay binigyan ng katulad na mga bahay. Kinaumagahan, binisita ni Professor Martin Collingwood ang pamilya. Masaya ang mag-asawa na makita siya. Nagpasalamat si Rick sa Professor sa pagpili sa kanya para sa misyon, ngunit ipinaalala sa kanya ng Professor ang mga panganib na kasangkot sa misyon. Sinabi ng Professor na nagpapasalamat siya sa kanilang serbisyo at umalis. I caught sa isang NATO conference. Nagsalita ang Professor sa harap ng isang grupo. Sa taong 2048, ang mga likas na yaman ng daigdig ay nagamit na sa kanilang mga piraso. Nagsisimulang ipaglaban ng mga tao ang anumang natitira sa mga mapagkukunan, at ang mga digmaan sa pagitan ng mga bansa ay laganap. Hinuhulaan niya na sa loob ng 10 taon, kalahati ng planeta ay hindi matitirahan, at sa 15 taon, kalahati ng kasalukuyang populasyon ng mundo ay mamamatay sa gutom. Nauubos na ang oras ng tao dahil lumaki na sila sa kanilang mga tahanan. Sinasabi ng Propesor na masasaksihan ng kanilang mga anak ang katapusan ng mundo. Gayunpaman, sa gitna ng lahat ng ito, inaangkin niya na may pag-asa. Ang pag-asa ay ang pinakamalaking buwan ng Saturn na pinangalan ng Titan. Ang tanging iba pang katawan maliban sa Earth sa solar system na may atmosfera, na ginagawa itong pinakamatitirahan na katawan sa solar system bukod sa Earth. Ngunit sa anumang paraan ay hindi ito handang tirahan ng mga tao. Habang umuulan ang likidong methane sa makalangit na katawan, ang kapaligiran ay puno ng nitrogen at ang temperatura ay napakababa. Ang sabi ng Propesor, ang space science ay nagsasabi na ang Titan ay hindi maaaring tumira para sa mga tao, ngunit mayroon siyang ibang diskarte. Nais niyang gumamit ng modernong genetika upang gawin ang mga tao na umangkop sa kalikasan ng planeta, sa halip na subukang gawing matitirahan ang planeta para sa mga tao. Kaya naman, si Rick at 13 iba pa sa koponan ay tinawag na eksperimento upang gawin silang umangkop sa kapaligiran ng Titan. Sinasabi niya, sa kaunting pagpapahusay sa kanilang katawan, makakahinga sila ng nitrogen sa hangin nito at makakaligtas sa lamig ng Titan. Alam ng lahat doon ang panganib ng eksperimento, ngunit handa silang ilagay ang kanilang buhay sa panganib para sa susunod na henerasyon. Ang kanilang pangunahing layunin ay maitatag ang Titan bilang bagong planeta ng tahanan ng tao. Ang grupo ay pinili mula sa 5,000 tao sa 16 na iba't ibang bansa para sa partikular na gawain ito. Dahil sa kanilang kakayahang mabuhay, ang isang tao sa kumbensyon ay nangangatuwiran na ang proseso ay isang sapilitang ebolusyon at wala sa kanila ang mabubuhay sa huli, ngunit ang iba ay nagsasabing alam nila ang mga panganib. Pagkatapos ng kumbensyon, binibigyan ang grupo ng kani-kanilang key card at dinala sa isang lab ang katulong ng eksperimento. Si Dear Freya Upton ay nagbigay kay Rick ng isang shot at ipinaalam sa kanya na siya ay makakakuha ng higit sa 300 mga shot sa susunod na linggo. Ang mga pag-shot ay upang sanayin sila na magsunog ng nitrogen sa halip na oksigen para sa enerhiya, dahil ang antas ng oksigen sa Titan ay 5% lamang, na mas mababa sa 20%. Sa kanilang mga mansyon, lahat ng 14 na mga voluntaryo at kanilang mga pamilya ay nabigyan ng marangyang tahanan sa tabi ng isa't isa. Kaya't iniimbitahan ni Abigail ang lahat para sa isang barbecue weekend. Lahat sila ay sumasayaw, kumakain at uminom. Ito na ang huling pagkakataon na papayagan silang uminom ng alak, kaya nag-i-enjoy sila. Lasing si Abigail pagkatapos ng party, kaya tinulungan siya ni Rick na makapunta sa kwarto nila, ngunit bago nila magawa, nagsimula siyang umubo ng agresibo. Tinulungan siya ni Abigail at nakita niyang inaapoy siya ng lagnat. Pinainom niya ito ng gamot at pinahiga siya. Sa susunod na eksperimento, ang mga voluntaryo ay pinaupo sa ilalim ng tubig hanggat kaya nila. Ang mga huling nasa loob ay sina Rick at isang batang babae na nagngangalang Tali. 31 minuto na sa ilalim ng tubig ang dalawa. Ang lahat sa labas ay masaya at nagulat na ang mga eksperimento ay gumana. Si Tali ay nagsimulang malagutan ng hininga at pumunta sa ibabaw sa loob ng 39 na minuto, ngunit nananatili pa rin si Rick sa loob. Ang kanyang vitals ay tila bumababa, kaya ang lahat ay nag-aalala. Gayunpaman, nagsimulang lumangoy si Rick sa pool ng napakabilis na nagpapakita ng kanyang pag-unlad. Lahat ay nagpalakpakan at nagpalakpakan para sa kanya, 42 minuto na siyang nasa ilalim ng tubig. Sa gabi, sinabi ni Rick sa kanyang anak na si Lucas ang tungkol sa mga kondisyon ni Titan bilang isang kwento bago matulog. Tuwang-tuwa ang bata nang malaman na malapit nang mabuhay ang kanyang ama sa ibang planeta.
Pagkatapos ay sumama si Rick sa kanyang asawa sa swimming pool kung saan napansin niya ang mga ugat sa kanyang likod na kitang-kita. Binansagan niya ito bilang side effect ng mga shot na ibinigay sa kanya, ngunit nag-aalala para sa kanya. Habang lumilipas ang panahon, naging magkaibigan sina Abigail at Ryan, ang asawa ng isa pang voluntaryo. Sinabi sa kanya ni Ryan na ayaw niyang pumunta rito ang kanyang asawa, ngunit hindi siya nakikinig sa anumang sinasabi nito. Si Rick ay sumasailalim sa operasyon sa araw na yon. Si Abigail, bilang isang doktor, ay nagbabasa ng aklat na ibinigay sa kanila, na naglalaman ng lahat ng mga pamamaraan na kailangang gawin ni Rick. Nakita niyang ligtas silang lahat, kaya gumaan ang loob niya. Sa gabi, nagising siya, at napansing nawawala si Rick sa kanilang kama. Pumunta siya sa kusina, at nakita siyang naglalagay ng yelo sa kanyang katawan. Sinasabi niya na nasusunog siya sa kanilang kama. Naglabas si Abigail ng isang balde ng yelo, at ipinasok ni Rick ang kanyang mga kamay doon. Hiniling niya sa kanyang asawa na gawin din ito, ngunit inlabas nito ang kanyang mga kamay, hindi dinadala ang lamig. Sinabi ni Rick na hindi siya nakakaramdam ng anumang lamig. Siya ay umangkop upang manirahan sa malamig na temperatura ng Titan. Sa isang eksperimento, ang grupo ay ginawang lumangoy sa ilalim ng tubig dahil ang lugar ay puno ng methane gas gaya ng kung paano ito makikita sa Titan. Susunod, pinapatakbo sila sa paligid ng isang field hanggat kaya nila habang humihinga ng methane at nitrogen. Ginagawa nila ang parehong ehersisyo sa loob ng ilang araw. Ang grupo ay nasa changing room nang mapansin ni Rick ang maraming buhok na nalalagas. Sinubukan ni Tali na tingnan kung totoo ito at inalis ang isang bukol ng buhok sa kanyang ulo. Noon lang, isa sa mga babaeng voluntaryo ang nagsuka ng dugo at bumagsak sa lupa na nagpupumiglas. Sinubukan ng iba na tulungan siya at tumawag sa mga opisyal. Sinubukan ni Dear Freya na tulungan siya, ngunit namatay siya sa lupa bago niya magawa ang anumang bagay. Nagulat ang grupo dahil nagsisimula nang ipakita ang malupit na katotohanan ng eksperimento. Nang gabing yon, muling nagtitipon ang lahat sa bahay ni Rick at tinalakay ang bagay na yon. Napansin ni Abigail na ang lahat ng nerbiyos ng mga voluntaryo ay kitang-kita sa loob ng ilang segundo at pagkatapos ay nawawala, bagaman tila walang ibang nakakapansin. Nasa labas ng pool si Ryan at ang kanyang asawa. Nagpapanik na ang asawa niya dahil sa pagkamatay. Habang nag-uusap ang iba, hinampas niya si Ryan sa mukha at nawalan ng kontrol. Ang iba ay pumunta upang tulungan ang babae. At pigilan ang lalaki. Hindi maayos na hinahawakan ng kanyang utak ang mga eksperimento. Kinabukasan, pumunta si Dear Freya kay Rick para subukan ang kanyang mga vitals. Sinabi niya na ang batang babae na namatay ay may mga bato sa bato na nagpabago sa mga eksperimento na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Sa gabi, hindi mapigilan ni Rick ang pagsusuka ng dugo. Kumuha si Abigail ng sample nito para siya mismo ang mag-imbestiga. Habang isinasara ang mga pinto, nakita niya ang isang liwanag na kumukurap mula sa mga dingding. At napagtanto na sila ay binabantayan. Si Rick ay nasa swimming pool nang magsimulang matuklap at lumutang ang kanyang balat. Nang maglaon ng matulog sila, nakita ni Abigail na nabalat na rin ang likod ni Rick. Dinala ni Abigail ang sample sa lab sa susunod na umaga, at nakita na mayroon itong ilang compound na hindi binanggit ng aklat. Ang lab ay nagsasagawa ng operasyon sa mata kay Rick sa araw na yon. Ito ay upang payagan siyang makakita sa kadiliman. Umuwi siya pagkatapos ng operasyon, ngunit kailangang isugod pabalik sa ospital kapag ang kanyang mga mata ay nagsimulang dumugo nang hindi mapigilan. Nakilala ni Abigail ang propesor, at inakusahan siyang hindi sinasabi sa kanila ang lahat tungkol sa pamamaraan. Hinarap niya ito tungkol sa mga kamera na sinasabi niyang para sa seguridad. Pinaalis niya ito at pinauwi. Pag-uwi niya, nakita niya ang malalaking army van na dumarating sa bahay ni Ryan. Nagmamadali siyang tingnan kung ano ang nangyayari, ngunit pinigilan siya ng isang sundalo. Maya-maya lang, may nagtapon kay Ryan sa bintana, nakahandusay ang bangkay niya sa front porch. Ang asawa ni Ryan ay naging ganap na ligaw dahil sa mga eksperimento. Isang gabi, kinuha ni Abigail ang keycard ni Rick at pumasok sa pasilidad. Nahanap niya ang medical na file ng mga voluntaryo, at nakita niya na ang batang babae na namatay ay walang mga bato sa bato. Ang propesor at ang koponan ay nasa isang pulong sa NASA. Ang propesor ay pinarusahan dahil sa paggawa ng sapilitang ebolusyonaryong eksperimento ng walang wastong ebidensya o etikal na dahilan. Siya ay nanganganib na ipasara ang kanyang operasyon. Nang bisitahin ng propesor si Rick sa kanyang tahanan, sinabi niya kay Abigail na hindi pa niya talaga alam ang mga epekto ng mga eksperimento. Ngunit hindi na sila makakabalik ngayon. Ang mga paksa ay gagawing isang bagong species ng mga tao na tinatawag na Homo Titaniens, at magiging iba sa Homo Sapiens, ngunit dahil ang lahat ay nagbabago sa ibang paraan, hindi nila alam kung ano ang gagawin ni Rick pagkatapos ng buong eksperimento. Nang maglaon, binuksan ni Rick ang benda mula sa kanyang mga mata at nagulat na makita ang lahat sa paligid, kahit nasa dilim. Nag-evolve na ang mga mata niya. Nang sumunod na araw, nagsasagawa sila ng isang mahalagang operasyon sa mga paksa. Ngunit lahat sila ay namatay maliban kina Rick at Tali.
Ngayon, ang kinabukasan ng sangkatauhan ay nakasalalay sa dalawa. Dinala si Abigail sa pasilidad pagkatapos ng operasyon at nagulat na makita ang kanyang asawa na naging ibang nilalang. Pero halatang naaalala pa rin niya ang mga ito. Ganap na silang naging Homo Titaniens. Maaari silang makinig sa pakikipag-usap ng mga tao, ngunit hindi makausap dahil nakikipag-usap sila sa mababang frequency na hindi na de-detect ng normal na tainga ng tao. Umuwi si Rick ng gabing iyon at aksidenteng natamaan si Abigail. Mamaya ay lumalangoy siya nang marinig ang malakas na kalabog sa labas. Dumating si Tali para bisitahin siya. Kasama niya, ilang gwardiya din ang lumapit sa bahay. Napatay na pala niya ang kanyang asawa. Pinapatahimik ng mga sundalo si Tali at sinubukan ding kunin si Rick, ngunit madali niyang pinatay silang lahat gamit ang kanyang bagong nahanap na kapangyarihan. Huminto lang siya kapag tinanong siya ni Abigail. Pagkatapos ay dinala siya ng mga opisyal sa pasilidad at itinatago siya sa isang glass cell. Handa na ngayon si Rick na ipadala sa Titan, ngunit ang kanyang emosyonal na kalakip kay Abigail at Lucas ay humadlang sa kanya sa pagpapatuloy, kaya't hiniling ng propesor kay Abigail na turukan siya ng isang tambalan upang mabura ang kanyang mga alaala. Si Abigail ay obligado at binigyan siya ng pagbaril. Umiling si Rick, na nagmumungkahi na ayaw niyang kalimutan siya. Lumabas si Abigail sa selda, kinuha sina Lucas at Dear Freya, at tumakbo palayo, tila binigyan siya ng ibang tambalan upang tulungan siyang makatakas. Nagpanggap si Rick na walang malay at nakapatay ng isang sundalo. Ang iba ay inalerto, ngunit ang kanyang mga nabagong kakayahan ay nakakatulong sa kanya na madaling makatakas. Nakilala ni Rick ang kanyang asawa at anak sa isa sa mga laboratorio. Ngunit mabilis na napapaligiran ng mga sundalo. Ipinaliwanag ng propesor kay Abigail na ang ebolusyon ni Rick ay hindi maibabalik at hindi na siya maaaring bumalik sa pagiging tao ngayon. Ang tanging paraan niya upang mabuhay ay ang pumunta sa Titan. Nang makitang tuluyan na niyang nawala ang kanyang dating asawa, sa wakas ay pumayag si Abigail na palayain siya para sa kapakanan ng sangkatauhan at kaligtasan nito. Sa susunod na eksena, makikita natin sila sa isang eroplano. Nakahiga si Rick sa isang body bag at dinadala para ipadala sa Titan. Pagkaraan ng ilang buwan, inaresto ang propesor dahil sa paggamit ng mga hindi etikal na pamamaraan. Sina Abigail at Freya ay kinuha ang pasilidad ng Titan A. Tinawag ni Lucas ang kanyang ina sa labas upang tingnan ito sa maaliwalas na kalangitan sa gabi. Sa isang lugar na malayo sa kalawakan, nakikita natin si Rick na nakatayo sa mga bundok ng Titan. Siya ay ganap na umangkop sa kapaligiran nito. Ibinuka niya ang kanyang mga bisig at lumilipad sa kalangitan nito.